Hindi ko talaga alam sasabihin ko. Hindi ako sanay. Okay. Ayan. Hi! Hi guys! So, ayun. Makikipagkwentuhan lang ako sa inyo ngayon. Ito yung pinakaunang vlog ko. So, habang nakikipagkwentuhan ako sa inyo, titikman natin ito. Ayan. Ube. Binenta to sa akin ng kapitbahay namin. Ang kapitbahay ko. Actually, bago lang ako dito sa apartment kung saan ako nangungupahan. So, yun na lang ang pagkikwentuhan natin. Bago lang ako dito sa apartment na to at ikikwento ko sa inyo kung papaano ako napunta dito. Kasi dati, sa Bulacan ako umuwi sa bahay ng nanay ko. So, hindi lang yon, may ube, meron ding cheesy na maha blanca. So, titikman natin siya. Meriendang binibenta ng aking kapitbahay. So, maha blanca at ube. Pakita natin sabay. Ube and maha blanca. Teka, pangano? Ayan. O, maha blanca tsaka ube. So, makikipagkwentuhan lang ako sa inyo habang tinitikman natin. Actually, titikman lang natin. Hindi ko to kayang ubusin. Okay. So, napunta ako dito sa apartment na ito noong araw na nag-declare ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng lockdown sa buong Metro Manila. Ay, yung ube, hindi natin inaakala, maha-blanca siya. Lasa siyang maha-blanca. Sarap. So, yun. So, nag-start akong mag-rent dito nung araw na i-declare ng Pangulong Duterte na isasailalim sa enhanced community quarantine ang buong Metro Manila. Ako'y sobrang nag-alala. Nag-alala ako kasi hindi ko alam kung makakauwi pa ako ng Bulacan. Bali, uwian po kasi ako. Sa Bulacan ako nakatira, sa bahay ng nanay ko, at pumapasok ako sa Quezon City. Araw-araw akong bumiyahe. So, habang nasa biyahe yun, nag-aalala ako kasi paano yan? Kung isa sa ilalim ang buong Metro Manila sa enhanced community quarantine at mawawala ang mode of transportation, paano ko uuwi? Nako, masasakyan po uwi. So, sabi ko nun, kung wala akong masasakyan pa uwi, kailangan kong gumawa ng paraan para makahanap ako ng bahay na matutuluyan ngayong gabi. So, dumating ako dito, buti na lang, may kakilala ko nagsabi na, doon may paupahan. Sabi mo, puntahan mo na ngayon, baka mamaya makuha pa yun ng iba. Ayan. Dinagtahan ko siya, kinausap ko yung may-ari, ang gulat na gulat yung may-ari. You know why? Kasi sa tanan ng buhay niya, na yun lang siya nakakita na nag-inquire. At the same time, move-in na din siya sa araw na nag-inquire siya. Yung alikabok nito! Sobrang alikabok! Nung pumasok ako sa trabaho, usually kasi naglalagay ako ng tuwalya sa likod dahil pawisin ako. Nung papasok ako, may tuwalya ako sa likod. Guys, mahal na mahal ko yung towel na yun, pero wala akong choice. Nanghiram ako ng timba,
pamunas ako noon, ginamit ko yung pamunas yung tuwalya ko sa likod para may pamunas ako dito sa sarili. Kasi sobrang dumi, sobrang kalat. Tapos may mga baging-baging pa dito sa bintana. Ayan. So hindi ko alam ang gagawin ko, pero naging kalmado ako. Nilinis ko yung buong bahay, bumili ako ng sabon. Diyos ko, anong oras na nun? Alas 10 na yata ng gabi, may curfew na, pero naglalakad pa ako dyan sa street, sa labas, parang humanap ng tindahan na bukas, makabili lang ako ng sabong panlaba. Malinis ko lang yung buong bahay. So, ganun siya. Ganun yung nangyari sa akin, kaya ako nandito sa Quezon City. Sapat lang yung apartment sa pangangailangan kong espasyo. Medyo malaki kasi tayo, so kailangan natin ng medyo mas maluwag na espasyo. Pero sapat na to para sa akin kasi ako po yung klase ng tao na gusto kong maliit lang yung ginagalawan ko. Ayoko ng sobrang laking bahay. Tapos, one more thing. Tatlong buwan na ako dito sa apartment na ito. Awan ng Diyos, pinadala na sa akin na office namin yung mga ginagamit namin sa trabaho. Nag-work at home na ako. And nasasanay na ako sa setup na nasa loob ako ng bahay, nagtatrabaho, gigising, kakain. And guys, nakakataba siya, promise. Although mataba na ako ha, pero alam ko sa sarili ko na mas lalo kong tumaba ngayong enhanced community quarantine. Yung mga kamag-anak na tumulong, kasi alam nila yung nangyari, may mga kaibigan na nagpadala ng tulong sa akin kasi talagang alam mo yung ang hirap kung hindi mo alam kung paano ka magsusurvive. Wala akong kakilala sa lugar na to. And hindi ko alam kung may kakainin pa ba ako bukas. Ganyan. So, buti na lang mabuti ang Diyos. Mabuti pa rin si God sa akin. Kasi hindi niya ako pinabayaan. Hindi pa rin ako makauwi sa bahay kasi habang sinushoot ko itong vlog na ito, naka GCQ pa rin ang buong Metro Manila. So, ayan, hindi pa rin ako makauwi ng Bulacan and na-expose din ako kahit paano sa labas dahil may mga time na lalabas din ako para bumili ng pagkain. So gusto ko na bago ko umuwi ng Bulacan, bago ko umuwi sa nanay ko or dumalaw sa nanay ko, kasi meron na akong sariling lugar, bago ako dumalaw sa kanya, gusto ko na makapagpa-rapid test. Ayokong magbaka sakali. Kasi guys, 'di ba? Ang COVID-19 may mga mangilan-ilan na nagkakaroon noon na asymptomatic, walang kahit anong sintomas, pero bukas wala na siya, 'di ba? Ayan, tuloy natin yung kinakain natin. Titikman naman natin yung cheesy mahablangka. Although cheesy din yung isa, baka si kulay eh. Kulay ube. Tapos ito, kulay totoong mahablangka. Heaven. Sana, mabawasan na yung mga COVID cases nito sa Quezon City kasi ang dami talaga. Nakakatakot din. And habang sinushoot ko tong vlog na to, nasa 30 plus na yung COVID cases sa buong Pilipinas. So, ayun, nakakatakot. May mga bagay na hindi tayo inaasahan na mangyayari, hindi para mahirapan tayo, kundi binibigitan sa atin ni God para matuto tayo. Ayun. Tapos, ayun, limited pa yung mga gamit ko dito sa tinitirahan ko kasi nag-a-adjust pa ako. So, eto nga pala yung ginagamit ko sa trabaho. Ayan. Papakita ko lang sa inyo. Ayan. Yan yung ginagamit ko sa work. Sa likod ko lang. Ayan.
lang. And thank you so much sa pagpanonood dito sa vlog ko at saka pag-subscribe. Isang malaking bagay to sa akin. Yung pag-like and subscribe nyo. Tapos, dito sa vlog na to, usually makikita nyo yung mga ginagawa ko araw-araw. Minsan nagluluto ko ng pagkain ko. I-update ko kayo sa mga nangyayari sa akin paminsan-minsan. Ayan. So, yun lang. Yan lang muna ngayong araw na to. Magkakintuhan ulit tayo sa susunod. And kung may mga gusto kayong ipagawa sa akin, mga challenges, i-comment nyo lang dito sa comment box. So, thank you sa panonood sa aking vlog today. And please like, share, and subscribe. And click the bell button para lagi kayong updated sa mga susunod ko pang magiging upload dito sa aking YouTube channel. Again, my name is JC, but you can call me si Boy. Bye!